And now let's meet the players first for your DFA Diplomats. Number 1, ASIC Ariel Peñaranda. Number 3, Director Manny Guzman. Number 5, Attorney J.P. Samonte. Number 7, Attorney Von Ferreira. Number 8, ASIC Noel Fernandez. Number 9, USEC Charles Jose. Number 10, ASIC Patrick Chua Soto. Number 11, Rosel Reyes. Number 15, ASIC Luis Alferez. Number 16, Charles Macaspac. Number 17, USEC Ed De Vega. Number 18, Bob Quintin. Number 21, Alex Valiaspin. Number 22, ASIC Christopher Montero. Number 24, Arvin Garevalo. Number 27, Mark Benigno. And number 38, ASIC Rally Tejada. Head coach for TFA is Casali Bien Gandrosa. Now let's meet the players for the SSS Kabalikat Pension Boosters. Number 3, Rainier Bornas. Number 5, Tony Gibe. Number 6, Attorney Neil Hernandez. Number 7, Rolando Magasayet. Number 8, Rufo Cuenco. Number 10, Robert De Claro. Number 11, Dr. Man of Lagman. Number 12, Jules of Ongol. Number 16, Melchon Lucinario. Number 19, Ernesto Francisco Jr. Number 21, George Salengua. Number 22, Engineer Ariel Salgado. Number 25, Attorney Ronald Parungao. Number 26, Engineer Wendell Comboy. Number 45, Siegfried Segotier. Number 77, Socrates Trinidad. Head coach for SSS is Daniel Martinez. Please welcome the starters for the DFA Diplomats. Starting at guard number 3, Director Manny Guzman. The other guard number 9, USEC Charles Jose. At forward number 15, ASEC Luis Alferez. At forward number 18, Bob Quintin. And at center number 7, Attorney Von Ferreira. Head coach for DFA is Casali Bien Gandrosa. And now please welcome the starters for the SSS Kabalikat Pension Boosters. At guard number 11, Dr. Manoff Lugman. The other guard number 22, Engineer Ariel Salgado. At forward number 12, Jules Avongol. The other forward number 45, Siegfried Segotier. And at center number 77, Socrates Trinidad. Head coach for SSS is Daniel Martinez. Introducing our officials for this game, Don Arguelles, Renato Flores, and J.P. Eliezer. Dito sa Amoranto Arena, first time kong dito, although nung talaga, sir? Araw, dito kami nagpi-finish ng cycling sa velodrome. May velodrome. Ito yung huling leg. Laging competition yan. Roddy, ano importante sa game nito? Wala pang panalo itong kupunan ng DFA. Wala pang panalo ang team ng DFA. Samantala, ito namang team ng SSS galing sa pagkatalo. 1-1. Last Sunday. Correct. DFA naman, sunod-sunod na pagkatalo. Gustong maayos ang kanilang laro para may chance pa sa mga susunod na laban. Okay. Titingnan natin mamaya ng konti yung team standings para maintindihan nyo kung saan. Pero sa game na tayo para tuloy-tuloy na yung araw natin dito. Ang gandang venue nito. Ha? Parang Olympics ang dating, sir. Ganda. Dito ako tumatakbo, sir, nung high school. Dito ang competition namin sa NCAA. Nang anong tournament? Track? Track and field, sir. Nung high school ka? Yes, sir. Maniwala ka't hindi. Lupa pa to dati. Parang dun sa... Parang sa Ateneo, sir, sa Moro. Actually, ito pwedeng silang mag-host ng palarong pambansa. Ganda, sir. Napakaganda. Dito rin ginagawa ang batang PBA. Yeah. Sir, pag sinabi natin batang... Ito, may kilala ako. Ito, batang esports. Natawa na siya, sir. Wala pa yung segue. Natatawa na, sir. Rina, go. Kahit lang kasi bata. Ayan. Pero ito, let's talk about the highest scorer pa dito sa kupunan ng SSS Pension Boosters. We have Socrates Trinidad, who was able to donate or give away 24 points during the game against the Comelec at 27 points naman dun sa game nila against the GSIS. Itong si Socrates has been with the agency for the last 32 years, no? Nagsimula
na siya bilang OJT hanggang sa nagkaroon siya ng job order, and right now he's the Social Security Officer number 3. His work involves a lot of coverage and collections para dun sa mga employers at dun sa mga self-employed, at siya din yung bahala dun sa mga privileges and benefits ng mga SSS members, just like when it have to deal with claims in debts, disability, sickness, maternity, unemployment, and loans. Now, talk about kung ano bang hobbies nitong si Socrates Trinidad. Ang sabi niya sa akin, basketball. Well, he started basketball as early as when he was in high school, while he was studying in University of Assumption dun sa kanila in San Fernando, Pampanga. Aside from that, isa siyang certified na plantito. May green thumb daw siya sa pagtatanim. At he's also into pigeon raising, no? Marami daw siyang mga breed at mga alaga na mga kalapate dun sa kanila in Arayat, Pampanga. Sir 7, Coach Ronnie. Okay, dakal salamat. Marunong kang tumawa kalapate. I'll show you. Mali. Ang tatawagin mo, pagka yung palakpak mo, alam ng kalapate, uuwi yan. Ayan. Pero yung plantito, sir, mahilig ako sa halaman talaga. Meron mga hindi dahil sa pandemic, mahilig lang ako talaga. Maraming hindi tumutubo ng basta-basta isasaksak mo. Sir, ako magaling ako magpatubo, sir. Mabuti. Totoo yan. Okay, mag-farmer ka na lang. De, sir, ako si Groot. Okay. Ito, magsawa tayo sa scoreboard dito. Apat ito, nakapaligid dito. 10-2 ang score natin. Ganda, no, sir? Aga ng... ito ang problema ng kupunan ng DFA. Who is going to score? Who is going to make the baskets? Tama yan, sir. Pero maganda-ganda ang kanilang simula. Dahil kung babalikan natin ang kanilang huling laro, itong DFA was only able to produce 24 points against DOJ. Looking to play better ang kanilang tangka. Oh. Right now, meron silang siyam na mga manlalaro under the tutelage of Coach Butch. Good number na yan, sir. Last Wednesday, hindi sila makumpleto. Walo. Hindi nga nakapaglaro na rin, di ba? Eto. Sir, mga asik at yusik ito eh. Oo nga. Yan, si Mr. Attorney Hussein ako, kwentuhan ko yan kanina. Hindi daw siya related dun sa mga Hussein and Penis. Pero mahilig daw siya. Kasi siya daw taga Bulacan, ang mga Hussein and Penis ay taga Pasay City. Samantala, fall away. Ayaw. Eto si Trinidad. Turnaround. Ayaw. Merong best player sa una nilang panalo, si Trinidad. And in their last game once again, Trinidad. Outstanding once again in terms of production and rebounding. 1-1 ang tala ng SSS. So sino nanalo doon sa laro ng mga ng kapinsyonan? Yung SSS at saka GSIS? Nanalo po ang GSIS, sir. Sa alin yun? 98-65. Ano yung kinikwento mong nag-overtime? Nung... Ako, sir, yung AFP. Versus? OP. Sino nalo? AFP. Sir, last shot na shoot ni Attorney Bayang sa regulation na agaw nila eh. Pero not counted. Not counted? Counted. Panalo na sana sila. At saya, nagkagulo. Nagkagulo mo sa'yo? Teka, ang gulo mo. I'm sorry, sir. Senate OP. Sino nanalo? Senado. Nagdiwang ang mga... Sir, grabe si Senator Bongo. 3 sa overtime. 9 of the 15 points siya gumawa. Eh, kamay naman talaga. Alam mo, si Senator Bongo, sa dami ng suha at saka ng durian na kinain noon, na pinamimigay na lang niya. Nantay ko nga, sir, yung next game nila. Hindi naman nagsasama magbigay. Samantala, ito ang DFA. Sir, grabe ang binigay. Para kay Go for Gold na si Carlos Yulo, kinuwento ni Senator Go. Ito, naka-score ang kupunan ng DFA. Number 18, si Robert Quintin. Ito na si Len Samonte, number 27, si Benigno. Alam mo, hindi masamang maglaro itong mga ito. Kulang lang lang. Alam mo? Kulang lang sa insight talaga, sa oras. Kasi hindi umaabot yung tira, no? Si Attorney Quintin yung isa sa leading scorers dun sa una nilang laro. Pero in their last game versus DOJ, siya yung binantayan ng gusto. Kaya 2 points lamang siya. Makado siya. Pero dito meron na siyang 4. Ayan na, 4 sa 6 na puntos. Saka alam mo, pag matagal ka hindi naglalaro yung free throw, hindi umaabot. Hindi diretso yung tira. Mamaya, sir, pwede tayong mag-free throw dyan. Ikaw na lang. Aba, teamwork tayo, sir. Ano na lang kayo ni Ed Cordero? Shoot out, 1 to 15. No problem, sir. Turn the lights out. Ibigaw kayo ng incentive for gold. Ganda ng venue, no, sir, no? Alam mo siya, versatile for volleyball. Ito,
pwede rin floor exercises ng gymnastics. Pwede, sir. Kasi yung ano, no, perspective. No? Ang ganda ng ilaw, eh. Naggawa na ako rito, sir, ng ano? Ng ano? UAP table tennis. Table tennis. Dito ginawa. Batang PBA, dito rin ginawa. Okay. 3x3, pwede to? Pwedeng-pwede, sir. Pati sa baba, pwedeng-pwede. Meron sa baba ito? Yung oval, sir. Ah, yung oval. Ewan ko kung yung velodrome nasa kondisyon. Hindi ko alam. Wala nang velodrome, sir. Ah, nawalaan na. Ginawa ng oval ulit. Ah, kasi wala. Walang velodrome cyclist sa Pilipinas. Wala na, sir. No? Wala na. Ah, pakahirap na sport. No? Sobra. Akyat, bababa. Sa same plank eh. Ay, naku. Good start here para sa DFA in terms of offensive output. Yeah, at least their scoring is get it going somewhere. Here comes the SSS. The pass to the side. Open shot. Just short. Ayan. Sabi ni Coach Butch. Push. Oh, ganda na pass. Ah. That. Ah, nainis siya sa sarili niya. More than anything else. That's Von Ryan Ferreira. Sir, may magandang information si Mambelia. Bago ang sapatos ng lahat sa DFA. So, sir, dito ka muna. Pipila ako. Pipila ako. Mali tayo ng hanap buhay. Sir, may coupon ako. Mali tayo ng hanap buhay. Una, hindi tayo nakakabiyahe ng... at the service of the Filipino people. Right. Second, wala tayong sapatos na bago. Pati coaching staff, that's not fair. Yeah, kailangan yung announcer libre din na sapatos. That's fair. Si Rina kakansuan ko. That's fair with a P. Yeah, that's fair. Score! Uy, dikit oh. Tagal na nakapako sa 14 ang SSS. Alam mo kung bakit, sir? Bakit? Nilabas sa Trinidad. At kulang-kulang din. Si Tejada. Ito si referee Don Arguelles. Ano ito? Boxing referee din yan. Saan, sir? Boxing. License by saan dito, the, sir? License by the Games and Amusements Board. Tejada. Ay, ay, ay. Nabitawan. Si Coach Butcher, tawa lang ng tawa. Enjoy. Pero sir, mas nakakatakbo na sila. Oo naman. Mas nakakatakbo na sila talaga. Time, 2:07. Iwalalakad ni Tejada ang bola. Asik. Traffic. Ang basa niya. Rally Tejada. Na-deflect. Wow. Oh, may foul penalty. Kita ba natin sa taas? Yes. First team foul lang ba yan? Matatawagan ay si Meljun Makasayet ng blocking foul. Magbabalik po ang iyon, TV. EFO. Pwestuhan lang natin ang ano, ang duta na nawawala. Okay?
Yung depensa natin, okay naman siya. Hands up lang tayo palagi. Challenge lang natin every shot. Hands up lang, hands up. Okay? Tapos takbo kung kaya, takbo. Ha? Kaya na ito, okay? Alright. Sir, pahinga ka muna, ha? Paalam ka lang, sir. Center, sir. Ay, di, si Sir Babang. Sir Babang, sentro. Bali dito ka, sir. Tapos, wing, sa ilalim ka nalang, ha? Opo. Tasa ni Gamit. Sir, ba, ilalim sa lang. Oh, sa lang. Oh, sa taas kayong dalawa. Nagpapatuloy po ang executive face-off ng ating UNTV Sports and Charity Initiative. Oy, si Tejada. Nakashoot ng free throw. Sandali. Hindi pa naka-assemble yung rebounder. Mamadali lagi itong mga referee. Palagi ko, may lakad pa ito mamaya. Ipito pa ito mamaya. Diba? Parang announcer lang yun. Maraming liga. Score! Galaban na lang. Magsanok. Tignan mo. Eh, sir, kanina sabi mo, time. Ay, wala. Nag-upis eh. May laro eh. Eh, magre-ready, get set, go na sana ako, sir. Ah. Score! Ay. Ay, sinipa. Sir, napupuyat ako sa Olympics, sir, eh. Sir, sino nanalo sa Australia-Serbia? Panalo, Serbia. Sa overtime, di ba, sir? Ah. Ang galing ni Patty Mills. Ah. Sino sir, nagpanalo, sir? Si Don, yung NBA player. Sir. Si Jokic? Ah. O si Bogdanovic? Si Jokic. Ganda ng laban. Parang ganito, sir, nag-umpisa, eh. Samantala, pumasok na sa TFA si Manny Guzman. Director. Ganda maglaro yan. Director. Galing magdala yan, sir. Best game I've seen from TFA to, sir, ha? Ah, so far. Libre. Good corner shot. Libre. Yan po ay si Wen Engineer. Kasi sinasabi ko, sir, Wendell, kapangalan, oh, Comboy. Kapangalan ni Wendell Comboy. Sino si Wendell Comboy? Layo ng sa PBA, sir. Ah. Ang ngayon ay dating naglaro sa PBA, naglaro sa FAU, naglaro sa PBA. Ah, si Comboy, oh, tama. Correct. Nasa MPPL. Oh, block. Woo! Guzman with a rejection of the attempt of Salengua. Salengua. Yan ang gustong-gusto ko sa DFA, sir. So, they are really very happy to be here. Yung esprit de corps na sinasabi mo, sir, ay kitang-kita sa kanila. Yeah. That's a glass shot. That'll work after being blocked for Arnel Salengua. George Salengua with a closeout counter. George, yeah? Ang layo. Ito po, sir, oh. Layo ang layo. Layo eh. Arnel Dagama. Barkada, sir, ni Grover, di ba? George G. Okay. Grover. In the meantime, here comes the push-up. The SSS only creating separation. They have scored the last 6 points. Ito, magaling ito, sir. Hindi lang pumasok kanya ang pukol. Si Parungaw. Parungaw shopping around. They will set up the table with Lagman getting the pass and it's kicked away. It rolls away. Clock continues to tick away, guys. Oh, they call it a shot clock violation. No clear change of senator na injury. Si attorney sa Monte, sir, yung merong tag sa shoes. Asus, dalawang ano? Nandun na si Rina sa likod, sir. Dalawang ice bag. Di bali, sir. Apat yan. Apat lang eh, kung anim mang kailangan. Eh, sir, walang problema. Walang malapit na tindahan dito, no? At tapos na first quarter. Iniikot ko na to, wala ka pa, iniikot ko naman. Alam mo naman ako, bawat venue, iikuti ko lahat yan. Aalimin ko saan ang tindahan. Saan ako tatambay, habang wala ka pa. 18-12 ang score natin. Abante ang koponan ng SSS. Okay, itong
status ng ating liga hanggang sa araw na ito. May isang araw tayo hindi naglaro, which is last week. Binagyo, because sir. Because of Karina. Binagyo. At eto, meron tayong 10 mga teams, a total of, I believe if I recall correctly, 50 games, 9 games each. And only the top 4 teams make it outright to the semis. Top 2 teams with a twice to beat edge. And then, no more battle for third. One game of air pagdating sa finals. Si Sir Jerry kasi naalala ko, dito ang kanyang distrito sa Rotary. So, siguro malapit lang siya nakatira. Rina, let's go to you. Yes, let's talk about the team manager of DFA, itong si Robert Cantin, who played earlier, no? Alam nyo ba, before being with the DFA, he used to be a solo performer in Baguio City. He plays the guitar and plays folk rock and country music and performs in restaurants in the area. It was just in 2008 when he took his luck to do an exam with DFA, kung saan nakapasa naman siya. He started out with the Intelligence and Security Unit of the agency hanggang sa inappoint na siya as a vice chair of the Overseas Voting Committee. So he works closely with COMELEC to conduct trainings for their staff and monitors the Filipino community during the voting season. Best thing about his job, aside from the travel, is interaction with the Filipino community to hear their opinions and challenges in a foreign land. You know, he is also a father to a 7-year-old daughter na nasa Japan ngayon. It's for the reason yung kanyang misis is also a DFA officer based in Japan. Kaya nandun sa Japan yung kanyang mag-ina. And the setup is for them to go to Japan, magkita-kita sila doon once in a while to visit their family, his family rather, and he makes sure na nandun siya for the major occasions in his daughter's life. Back to you, Sir 7, Coach Ron. Okay. I like that. Domo arigato. Alam mo. Domo arigato. Rina-san. Hi. Teka, saguli ha. Totomatic ko to sa'yo. Si Bob Quintin, yung binabalita mo, kausapin niya si Ed Cordero, magtugtugan sila. Ah. Magaling mag-gitara yan si Ed. Magaling ka. Oh, good a shot from the side. I told you, we told you, it's happening right now. They will get better. All they need is a chance to play. Sino yung nakashoot? Benigno, no? Benigno, sir. Kasi alam mo, sir, kakalaro nung Sunday eh. So, sariwa at sharp. At saka nawala na yung sakit ng katawan. Ando na naman si Rina, sir. Rina, go. Si Rina. Yes, update muna tayo dito kay Director John Paul Samonte right now, no? So he's at the benches of the DFA right now kasi may narinig siyang clicking sound dun sa posterior part ng kanyang knee. It looks like a hamstring, no? Strain to me. And right now, the UNTV News and Rescue Team is icing that area. So pinagpahinga muna dito si Director John Paul Samonte. I asked him kung makakabalik pa siya. Sabi niya, titingnan pa lang daw niya pag tumayo na siya after that ice being put to his knee area right now. Back to you, Sir 7, Coach Ronnie. Paano hamstring kung nasa knee? Yes, sir. Dito po yan, sir. Teka, hindi ikaw. Hindi kita gusto kausap dito. But, hindi kita, huwag ka magsasalita. Buksan niyo si Rina. Walang pag-basketball ikaw. It's the posterior part of the knee. Nandun kasi yung origin insertion action ng mga hamstring muscles natin. So, it might be coming from the hamstring muscles. Kaya sumasakit itong part na ito dun sa likuran ng kanyang tuhod. Ang galing ni Doktora. Ayan po ang YouTube channel. Please click, like, and subscribe. Yung galing ng Doktora. Alam mo, dapat mali. Alam mo, mali ka ng career. Opo. O ngayon ikaw, anong gusto mo sabihin? Wala. Wala. 21-14 po, mga kaibigan. Pero, hindi ka. Ako namang walang alam. Alam ko, hamstring, masakit yan sa likod. Walang question niya. Pero yung ice, nasa may bandang ano eh, no? Nasa may bandang tuhod eh. Ikaw, wala kang injury tuhod, ganun. Wala, no? Yan, sir. Sa likod. Pareho kami. Hamstring. Sa origin. Talaga. Kaya posterior ay sa likod. Oh. Kaya pala alam mo. Kasi asakit eh. Sakit. Walang ano, no? Walang... Pero ang mabigat, sir, maski na nakaganyan ka na, ipapasok ka pa. Aray. Doon ako talaga nahirapan. Kaya ipitin mo, minum ka ng gamot, pag uwi mo, yung micro tear ay mahaba na. Challenge ba? Parang... Ito po, sir. Nire-review, sir. Challenge requested. Alam mo, sa Olympics, ganda ng graphics na yun, ha? Challenge requested. Sir, nanood ako ng beach volleyball kagabi. Ang ganda. Background ba naman yung Eiffel Tower? Sobra, no? Ang ganda. Okay, the ball will go to Challenge is successful. So, the SSS will get to keep the basketball. Substitution.
ang gusto ko sa Olympic coverage, yung multiple exposure. Ano, ano doon, sir? Halimbawa, yung gymnast lumundag. Pati sa basketball, sir. Tapos, pati sa, ano, sa track and field, yung 100 meters. Ganda nun. Photo finish, di ba, sir? Sir, ganito yan. Meron akong theory dyan. Ano? Instamatic camera. Totoo naman. Still camera. Diba, sir? Still camera. Yes. Na-synchronized lahat. Galing. That will not work. The rebound, tap to the wrong party. The follow-up, no, it will not work that time for Alferez. Here comes Lagman. Whips it to the side. It becomes a pitch to the top of the key. Lagman sends it to the open man. Just a bit off line on that attempt. Sir, from Segotier. Hindi madaling maglaro dito, ha? Bakit? First time nila, eh. Oo naman. And as it is with any other venue, pag first time mo, unless batsa yung ring, ininibago ka. Jose. What a screen. Maganda na screen, pero hindi lang umabot. Very short. Time down to 6.5 minutes here in the first half. Lagman issues it to the side. Back to Lagman, but intercepted by Alferez. 5 points para sa SSS. 2 points so far para dito sa DFA quarter 2. Sorry, that was Ferreira who did the steal. In the meantime, the open shot. Just short. Parang masarap maglaro dito, sir. Talaga? Oo. Sige, inggitin mo ako. Kasi ang ganda ng tabla. Trinidad miss. And there he is attacking. And off the attempt, there is a foul. Two free throws coming up. Free throw so far. Free throw story. 1 of 2 para sa mga naka... Berte? 4 of 5. Oh, 80% para sa mga nakaputi. 3-point shooting. 0 of 5. DFA, 1 of 2 so far for SSS. Hindi lahat pare-pareho sapatos. Oh. Tingnan mo yung isa iba. Hindi nagkasa yung saan dumating. Saan po dyan, sir? Ayun, oh, number one. Hindi dumating yung sa kanya. Baka minsan, sir, preference eh. Bakit? Si Coach Butch. Iba rin, sir. Pero tingin ko sa'yo kay Coach Butch eh, nagyayabang. Hindi, joke lang. Na. Alam mo, Coach. Pinyaranda yung iba yung sapatos. Yung iba yung toga. 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 Gatmabi. Gatmabi. In the meantime, si Gutierrez, Siegfried. Alcantara Segutier. What a set of names, ha? Nung grade 1 ito, galit sa tatay ito kasi haba ng pangalan niya. Precisely. Hindi magkasya sa grade 1 pad. Siegfried Alcantara Segutier. Parang ganda nung tunog, ano, Segutier. Yes, ganyan-ganyan lang tunog ko, sir. De, parang ano, di ba, champion Olympic Segutier. Yes. Jose Tejada, tira! Ito, next game nito. Abot ng lahat yan. Ganda ng layup. Salgado taking care of the layup. 8 points. Ilan? 8 points in their last game po si Salgado, sir. Pero ito, 13. Biglang humiwala yun. 9-2 run here in the quarter. Kaya nakasenyas na si Coach Butch. On the next basket, on the net, dead ball. Next dead ball. Uy. Bukuha na siya ng timeout. Uy, ni Yoyo. That's Ferreira. Quickly to Tejada. Aga ng DFA kanina rito. Actually, warm-up sila ng mga ano. Alam mo kung bakit, sir? Uy, bakit? Skyway. Oh. Dito nang bagsak mo eh, di ba? Ang SSS ang malapit dito. Ah, dyan lang sa East Avenue, sir. East Avenue, di ba? Okay, time out tayo. Magbabalik tayo. Lamang po ang kupunan ng SSS. Lumalayo, sir. Lumalayo, sir. Kailangan natin kita ng depensa natin. Okay? Tingnan natin, sir, pag may na-advance na kagad sa kanila. Kung sino man ang makakita ng nauna sa kanila, abulin nyo na. Ha? Sundan nyo na kagad para hindi sila makapass break. Okay? Kasi na, kung habulin natin ng, sa malayo na mga galing, hindi na mahahabol yun. Kaya dapat, pag nakita nyo yung Byron na naka-steady doon, puntahan nyo na kagad. Okay? Kung sino man yung pinakamalapit doon. Tapos defense natin, higpitan lang natin. Isarado lang natin. Ha? Isarado lang natin. Tapos hands up, hands up. Okay? Tira na lang, tira.
Nagpapatuloy po ang ating Wednesday edition ng Executive Face-Off. DFA po ang nakaputi. Here's Ferreira. That falls short. And the rebound quickly claimed by Sigutier. But we'll bring it up. Sigutier looks inside. Ops to pass to Trinidad. He loses the ball on the way to the basket. Jose picks it up on the ground. From the ground, rather. Here's Tejada, looking inside, issues it to Quintin. Good line! Yes, sir! It's a three! And that stops a good scoring run here para sa SSS. Cuts the lead to this much, a 10-point deficit. 5 points in the quarter para dito sa mga ASEC at USEC sa Embahada. ASEC, USEC. Inside we go. Galing Pumoste. Easily one of the top players dito sa EFO fourth edition itong si Trinidad Socrates Rivera. Back-to-back ito sa 20 plus points and over 10 rebounds. Lala ko yung baksinero si Socrates Batuto. Ayun, lala ko sa si Ayub Kaluli. Yung libre si Jose. Maganda yung spots ni Jose, hindi lang pumapasok. Ampukol, lumanding, tinira, kinaliwa. Ay! Hindi inantay ang kanyang mga kampe. Naka-leak out siya kasi kanina, layup. At the last two instances. Eh, bumaba yung tatlo. Bumababa na. Libre. Ayaw naman. Meron yan, sir. Oh, meron. Kanina nga, nakatira na nga ng 13. Ito, binaba ni Lagman. Slow-mo. Pinasa sa side. Gonna nice. Work. Nice pass. I like the follow-through, sir. Sinargo, hinatak. Stop ball. Basket counts, 14-point lead. And Segutier. Nandinig on there. Di palindigan ko na. 6 points by Segutier. Ito si Jose. Tejada, running shot. Though you don't hear that every day. The leak out. Lagman. Layup. And the lead is 33-17, 16-pointer. And that stops a 2-point basket earlier ng DFA and increases the lead ng SSS sa 16 na punto. Suddenly, kumawala. Kanina, dikit siya sa unang quarter. Gumaling yung subtraction ko dahil dyan sa gymnastics. Aha. Uh-huh. Kasi point zeros eh. Kagabi ko lang, sir, naparod yung kay EJ Obien. Hindi talaga pala rin sa Olympics. And challenging talaga. And Lagman can't get it 2 in a row. Hindi pa, sir. I think in the next one. Oo. Pero ibang level kasi yung Suplantes. Ano? Parang naglalaro lang, sir, eh. Ano siya? In his own realm. In his own world. Tama yung pangalan niya. Mondo. Ganda ng linya. Hindi lang pumasok. Nasa kamay ni Segutier. 3-on-2. Segutier misses. And Ferreira grabbed the rebound. Some changes being made by the SSS. Number 5, this is Ibe coming in for the first time. This is Anthony Cahulao Gibe. Tony. Parungao is still there. So is Sigutier. Trinidad, likewise, still there. And Afungol. Look at this name, huh? Look at this. Afungol, sir? Julius Caesar Balinas. Di ba yung, Socrates, yung isang, Julius Caesar. Yung isang team, isang araw, may Julius Caesar din. Aha. Uh-huh. Roman Prince. Era yan, no, sir? Yes. Uh-oh. May foul. Okay. Mahilig ako dati, sir, sa Greek mythology. Which is hard to master. In the meantime, si Peñaranda, na naka-goggles din, na-foul, titira ng free throw. Ganda nung sapatos, sir. Bagay doon sa kanyang googles. Pwede. Hindi ako makapag-rapper shoes today. Excuse us, sir. Hindi, walang hindi ako nakapaglaban ng maong weekend. Aba? Eh, wala akong weekend, ano? Aba? Dahil kay Carlos Yulo. Di ba, sir, ikaw naman ang lucky charm. Talagang ano naman, ano? Grabe yung ginawa niya. And all, by all, yung pride mo, Pilipino, sa gymnastics, I never thought I'd see that in my life. Ito yan, sir.
Talagang tinadhana. Back-to-back goals in 48 hours. You change the course of sports history. Hindi nag-a-apply yung ano, no? Recovery time sa kanila. Pero, wala! Ako, sir, talaga yung 2021 na Olympics. Mahirap talaga yun kasi galing sa pandemic. Ano yun? Maraming dahilan. Pero itong 2024, sir, paniniwala ko, pabor yun sa mga nag-compete na hindi nanalo ron. Kasi konti lang ang preparasyon mo, sir. 3 years, umikot na. Nakabigat yung 28, sir. Kasi 4 years, tatanda ka kahit paano. Si Carlos, by the time 28. Pwede pa, sir. Pwede pa. Makabutan pa niya yung mga kapatid niya. May foul. 13 foul para dito sa SSS, who in the quarter have scored so far 16 points. At meron namang 5 points ang mga naka-KD. KD 73. Kevin Durant. Ano pa bang ibang KD, sir? Ewan ko. Knockdown. Ewan ko. Siguro. KD. Ito si Belia, yun na. Si Belia nang gugulo eh. Oh. Teka sir, luma na yung sapatos ko kasi KD3 yung sa akin eh. Translation, lumang tao ka na. Oh, wow. Wow. 1 minute and 4 remaining. Abante na ang comfortably ng SSS 36-17. Defense nila 1-2-2. So wala silang sentro, di ba? Kailangan may tumao sa loob. May pumasok sa atin sa loob. Ha? Sir Bob or Sir Rui. Tapos, kung kaninong depensa man yung lalapit dito, kung sino yung may iwan, doon natin dadalhin yung bola. Doon natin bibigay yung bola. Siya ang titira. Libre na yung sigurado eh. Ha? Sino pang point guard? Sir Manny, ikaw kayo na sa loob? Ay, hindi. Ikaw point guard, di ba? Point guard, di ba? Abangan niyo, sir, kung sino yung magbabanta sa gitna. Doon muna yun yung bola, doon muna bigyan. Okay? Last 1 minute na lang po. Last 1 minute. Yung mga gustong mag quote unquote laro-laro dito, 1-5, malaking grupo, maganda, malaking parking, maganda yung building. Saan nakita mo yung parking? Oh. Did you see that? Yeah. In the meantime, runner. Oh, yes, yes, sir! It must be the shoes. Yeah. It must be the wristband. Ito yung kasabay mo umakit sa numaliches. Yes, sir. It must be the kneecap. Yeah. It must be the day. It's whatever. Tejada knocking in the beautiful foray. Sir, remember they only scored 24 points last Sunday. In total, ano? In total. Yeah. Not today. Pinira from the free throw line, almost but not quite. As we wind down 32 seconds. There's a foul. Sir, alam mo kung na-shoot yan, ang sasabihin ko. Spotter. Shoot back. Shoot back ang originator ng 2-for-1. Shoot back. Hindi ko talaga naintindihan, sir, hanggang... Later, ano? Hanggang natuto ako maglaro. Kaya nga, naglalaro ko na sa kanin. Back. Ang lalaki ng mga kasabay mo. Re-rebound ka, pero hindi. May back pa rin. Parang pinakamabigat. Pag hindi binigay sa'yo. What? So, bigga. Shoot back. Uy! Shoot back nga eh. Diba? Kahit sa iyo yung bola eh. Oh, first free throw. This is Alvarez. Nailing the first. They're getting their offense going. Trimming it down to 16. Second free throw. Oh, hey, good shots. Good late run here before the quarter is done. And that is what counts. Should probably fuel a better third quarter performance para dito sa team ng GFA. The Diplomats. Bagay na bagay. Trying to look for their first win after 3 starts. Shot clock down to 6. Traveling withdrawal. Sir, alam mo, di pa. Wala na po ako sasabihin kung di, that's it. De, sir, tinuruan ako dyan nila Deputy Com Eric Castor, ni Coach Joey Guanyo. Ha? Para hindi ma-traveling, pag hop, skip and a jump, dapat other leg ang lalaw. Yun lang daw po. But what about that last opportunity para dito sa DFA? Para magmukhang Euro. Correct, sir. Para magmumag-euro. Or else, automatic travel ko. Oh, yeah.
So anyway, from the Amoranto Arena, we're going to come back. This is actually a sports complex. It's been around for some time. Named after the long-time late mayor of... Talaga, sir? Alberto Amoran, ang taga din mayor, almost 20 years. And, kaya pala. Kaya maaga ako, nabasa ko yung mamang may statwa sa baba. Eh. Siya pala yun. Well, we'll be right back with Sanidad. We are moments away from the start of the third quarter, 18-9, burst by the SSS in that second period. And pero alam mo, tama yung sabi mo eh. Last time, excuse me, ang DFA, 24 points lang. Tama, sir. Nila, no? Tama. Ngayon, 21 na. Not bad. But you celebrate your small triumph, so to speak. It's all about getting better para kay Coach Butch Gandarosa. And remember that we have only seen the first two quarters so far. So, baka makahapon. Kasi dumikit eh, no? Nang konti. Kanina. Mayan. Kaya lang, tinakbuhan sila dahil pa tayo yung leak out. Bawat sablay, bawat turnover, ay meron ng nakaabang para makalayap sa SSS. Silagman, ano pa na yung leak out. Next game po, Ombudsman versus AFP. Ang aga ng AFP. Nandiyan na sila. Sir, sila Colonel. Zoom, zoom. Brum, brum. Partial. Mga coaches nila. Si Winston, sumali pa sa shootout natin kanina. Si Winston, seryo. Sir, galing po ako doon kanina eh. Tan? Sa kampo, doon po ako nagwo-workout eh. Kaya nakita ko sila. Nakita ko yung mga ilang personnel nila. Okay, tingnan natin kung mukhang merong something amiss. Eh, pinacha-check si Commissioner Atoy. Ato, gusto ko ng venue na to. Daya ko, no? Pabor. Malapit sa atin, di ba? Thank you, sir. In the meantime, we are just about ready to get going here. Okay na? Okay. Secretaire is on the floor together with Lagman. Number 22 is... Sige, pasadahan ko lang ito. Salgado. And we'll get the others in just a short while. Go ahead, Reina. Sa DFA inside the dugout, they were all very optimistic about this game. You know, they started out with a good defense by executing a good 2-3 zone. But they were not able to stay in that game. Kaya nga lumuwag yung kanilang depensa. Coach Butch Gandarosa told the players to read the defense very well before they react. He also stressed to the boys delivering the ball to an open man and to play without any hesitations in today's ball game. Meanwhile, nagbiroon din sila inside the dugout about their new shoes, no? Kaya daw na-injure dito si Director Samonte kasi hindi daw niya ginupit yung tali ng kanyang mga bagong sapatos niya. And speaking of which, those shoes were given to them by Secretary Enrique Manalo to show his big support dito sa koponan ng DFA diplomats. Back to you, Sir Sef. Sinasabi ko na nga ba't mali ang ating Joseph. Sir, nakapasyal na ako kay Secretary Manalo at dito ka muna dahil pupunta muna ako ron. Because I love the shoes, sir. Ay, magandang KD73. Magandang edition. Samantala, the free throw is delivered upon by Fungol. Daming magaling na player sa SSS. Ano? Pati yung, di ba yung finalist yung kanilang A-team, ano? Tama, sir. Sila Maki Escalona. Talo lang sila sa agriculture ng dulo. We have a blocking foul. Foul on number 11. That's Lagman. Si Afungol o Afungol ay may 11 points. In the last match, a 96 or 98-65 loss sa mga kamay ng GSIS last time silang maglaro. Benigno looking for an open man. Jose thought about it. Tejada hit a shot earlier. Jose wide open. Just short. Hits the back rim actually. Sir, alam mo kung ba't natalo ang SSS last time? Bakit? Triple-double yung Garcia sir ng GSIS. Ah. Ang bigat nung nilaro. Traveling. Sabi ni Trinidad, kulang isang dribble. Di bali sir. Siya pa rin ang leading scorer nila so far. 20 ang lamang nila. 8.5 minutes remaining sa ating third quarter. Still to come, Ombudsman against AFP right after this. And still a third game
Comelec versus GSIS. That shot circles in. No hesitation for Von Ryan Ferreira. That's a name. Uh-huh. Second leading scorer right now with 4 points. Kintin leads away with 7 of the first 23. Saka bumababa na sila, no? Nakatakbo na sila. Nakatakbo na. Nakakalimutan na marami yung basketball. Kailangan tumakbo ko, no? In the meantime... Tumakbo pababa. More at tumakbo sa offense at depensa. Bakit sa larong pick-up game, mas madaling bumaba ko ang offense than defense? Mas marami kasi kang gagawin ng depensa. May habit, sir, eh. Pag-opensa, mas masipag ang mga ang lahat. Kasi gustong maka-score. Correct. Gustong makatulong sa opensa. Yeah. Pero bakit sa depensa? Parang hirap na hirap bumaba. Kasi, sir, pangalawang baba na yun, eh. Ah, makes sense. Sarap ng volleyball, ano? Walang babaan. Lundagan lang. Pero paulit-ulit, sir. Kung bibilangin mo yun, mabigat. Malupit sa tuhod. Here's an outlet pass. Under by the basket shot. No, very difficult. That will not work that time for Salgado. The ball is still there, but they lose it completely. Ayan yung transition defense na nakikita na natin para sa DFA. More players coming in, Ronnie, for both for the SSS. Numero 8, Francisco Noel Fernandez. Another ASEC. Balasa, sir. Yeah. Number 16, Charles Makaspak. Alam mo, career, ano sila eh, no? Career na executives. Yung DFA, sir? Most of them. Diba? Sa military, lieutenant colonel, colonel, you know, sila ASEC, USEC, SEC. Sa Senado, depende sa politician of the times. Kasi baka hindi sa inyo yung Senate President. Minsan nga, Senate President ka na, pwede pang hindi magtagal. Pa-unseat ka. Ganda ng tira, hindi lang pumasok. Coming back in, number 3. That's Manny Guzman para sa DFA. Quintin is also back. Yeah. Luis Fernandez. DFA scored 2 points so far here in the quarter while giving up a total of 7. And there lies the difference in each quarter, ano? Yung multipliers. Oh, ganda ng tira from the side. Quintin. May ilang points. 9 points for Quintin, making up for his, hindi naman subpar kasi mabigat din talaga yung kalaban. Making up for his 2-point performance last time that this team lost to DOJ. DOJ, no? Si Padulion, tumira ng mga tres. Dead shot, sir. Pang! Ito hindi pumasok kay Tejada. Riba, sinubukan sungkitin ni Cuenco pero hindi nga naabot. The pass lands in Fernandez's hands. Difficult attempt. Against Cuenco, nowhere to go. Ito, hindi na bumababa ito. Sige na, okay na. Second year. The leak out strategy continues. Pasa nyo lang. 13 for, or 11 for Segutier. Trinidad with 16. May pito. May bumagsak si Fernandez, si Cuenco. Aragoy. Aragoy siya. Okay, na-injury yata. Ang papasok, number 21, Salengua. Arnel Salengua is back. Shot clock at 15 seconds. 15 seconds shot clock remaining. 5 and 28 to go here in the third quarter. Pass by Guzman, anticipated by the defense. Return, but it's off the leg of Trinidad. SSS wins here today. They move up to 2-1. DFA drops this game today, they will slide, I believe, to 0-4. 9 games per team for all the 10 teams participating. Only the top 4 teams will make it outright to the semis. So, as of now, kulang tayo ng isang play date, ano? Kasi na... Sa September, lalaruin po yun. Yata, sir. Pero kung gusto naman sa Sunday, pwede naman, sir. Pili tayong kausap, no? Meron yatang event, ano? A worship event, sir. Sige, pag mamagsulat. Wish date. Okay, sir, I am going to the wish date.
after recover. Ayan. Andun na naman si DJ Adam. Huh? Automatic. I don't like. Why? I don't like the wedding singer. Oh, got it. By the side, that won that time for Isaac Fernandez. Di mo si Coach Boots. In billiards parlance, doblete. Doblete. Aha, aha, aha. That's the way. Aha, aha. I like it. 45-27, cross-court pass, open shot. Nope. And it lands in the hands of Ferrero. Ferreira, rather. Guzman will bring it across. Nice pass. Pass. Oh! 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 Ferreira wants to get it back but can't spin around. That's a difficult shot. And Guzman blocks it. I like that. Yeah. One more time around the block. Hindi talaga makuha. And ball touched last by the white side. Could have been inspirational, ano? Yung last two, previous two plays. Ganda ng pass, ay. Wendell Comboy is back on the floor. Working with Afunggol, who has the ball as of the moment. Afunggol whips it to the other side, libre, Parungaw. Oh, yes, sir. Sweet. Sweet shooting, Parungaw. Alam mo, sa takbo nitong mga taga-SSS, alam mo, naglaro dati itong mga taga. Mahusay yan, sir, si Parungaw. So far, Parungaw, slow start, only with 2 points, but I've seen him play at least twice. Oh, he's one of their top players. That's a good defensive jam by Comboy. It's a 3-on-2. The left-handed stab does not arrive at destination. Also a good defensive play here para sa DFA. And we're down to 3 minutes and 16. The lead pass continues underneath. Diba sir, marami ka na nakikita sa DFA na positives. Yeah. The layup? No. Bumababa na eh. Nauna yes. Pa nga sila eh. Yes. Here's Guzman. Saka nakakasustain na ng takbo sir. Hindi, noong Sunday, hindi. Oo. Ayaw, finally! Sige, Rina, go. Yes, update on Rufo Cuenco right here at the SSS. Nakaupo na rin itong executive player na ito. He's suffering from a mid-back pain dun sa kanyang right side. Though. It looks like a muscle strain kasi ang kwento niya sa akin, pag gumagalaw daw, sumasakit ito. So, 8 out of 10 yung kanyang pain dito. And you know, the UNTV News and Rescue Team, they're icing it right now and it's being asked to rest for the meantime. Though, dahil dito nga, medyo mataas yung kanyang pain na nararamdaman. Sir Sev, back to you. Thank you very much, Rina. William Moore. It's a concern. That's na hyperextend. Fernandez libre. Ah, this guy has 2 baskets in this corner. Fernandez with 4 points. Fresh off the bench here in the third. And together with Ferreira scored the last 4 points. Was still down by the spot. Tamaker, in the FA, few joys, little victories. Tapos baskets, Arola, defense. Tapos sir, kung ano yung ngiti sa mga players nila habang nasa bench. Pati ni Coach Butch. Kahit naman yung volleyball team nila, ganyan din eh. Diba? Oh! Muntik na! Sir, tumutong on one na, oh. Sinira. Na-save from going out. Ito, 2-on-2 basketball. 3-on-2 jump shot. This, hindi pantay. Hindi nakalinya ang layup. Ayaw, ito. Napulot sa ilalim. 2-on-1 na naman, sir. Pinasa. Ay, foul yan. Sir, nahulog yung ano natin. Kaya mo na, madali itayo yan. Tingnan mo yung tawanan doon sa bench ng DFA. Pero tignan mo, sir. Dati na hindi sila makaabot sa endline. Ngayon, lumalampas sa endline. O ha? Tawa na lang tayo. Si Coach Butch, oh, maaliwalas yung mukha. Yeah. Babalik pa sa office itong mga to, sir. Aabot pa. Layo. Skyway, sir. Mabilis. Oo, pero malayo pa din. Pero bakit ako babalik sa opisina? Sige nga. Sir, I just said it, but it doesn't have to be true. Pero ito, mga karira na ito, hindi na wala namang oras tuman. Level A. Talaga, sir? Pag ganun? Walang oras yan. What about the... Eh, kasi let's say, yung ibang time sa ibang parts of the world, di ba?
Tama. Pag tinawagan sila, oh. What about the basement level to your left, sir? To the left. Nothing. We are kamote. In the meantime, parungang pick si ref. Eh, sir, oh, nakahabol na sila. Oh, Lele? Ganda. Jolele. Full stretch a la the scholar, Philip Cesar. Yan. A la Ray Lazaro. A la Marlo Aquino. Ray Lazaro. Nahalata edad natin. Anyway. Eto. Tejada. Alibre. May tira ito eh. Pero sir. Kaso walang rebound. Yan ang problema. 4 on 2. Hindi na nakababayang tatlo. Libre. Ah, yaw. Parungaw. 6 in the quarter for Parungaw. That is 6 of the 17 coming from this week's shooting. Small forward. Ab attorney Parungaw. Shot lock. Oh, game lock. Down to 1. We are done. Does that count it? Basket pass. It looks like it'll count. Got pension boosters. Okay, fourth quarter. Medyo dikit naman yung third quarter pero nakaka-create pa rin ng separation. Masyado malaki yung lamang eh. Pero kumiklik na offense ng DFA. Eh. It's coming together. Nakakababa na sila. Sabi di, lang basta di lang sila basta kumiklik, sir. Now they're in much better shape. That's one. Number two, there are more players coming in. And number three, mas best sistema na si Coach Butch dahil kaya nang tumakbo, kaya nang buwaba, kaya nang dumipensa, at meron ng bagsig sa opensa. 17 to 12, ano? Correct, sir. Ang quarter scoring natin, 18-12, 19-9, 17-12. Kaya 53-33, 20-point lead para sa SSS. The DFA looking for its first win in 4 starts and another steal. It's a drive to the basket. But it's bungled. He recovers. He is unable to do anything with it. And that is Arnel Dagames Salengua. Incidentally, this is day number 4 ng ating 9 play dates na kung saan katulad ng binanggit natin kanina, 50 games ang nakabalot dito sa ating 4th edition ng Executive Facing. Nice pass! Oh! Ang daming ganun ng DFA yan. Actually, sir, pati SSS eh. Yung SSS, lalo na pag solo. Yung mag-isa. Mas maganda kung minsan pag mga babaka, may kasama ka at isa eh. May duda ka, pasa mo. Parungaw, pinasa sa loob. Oh, he'll get this. Ay! Ay! Ay, Espectro Stone. Here's Tejada, looking for teammates. He will... Gotcha. Look at Coach Butch. Look at Assistant Coach Abarentos. Everybody happy. Yeah, yeah. Parungaw. No. And the rebound taken away by Ferreira. 6 points, 7 rebounds, 2 assists, 2 steals for Ferreira. Here's Tejada. Parang nare-rediscover mo na sir yung ano eh, no? Yung laro ulit, di ba? I can do this. Although, ayaw ng katawan, the mind is willing. Oh! Ah, na yung tira ng Peñaranda. Takbo. Ito si Lagman. Will wisely wait for the others. Salengua, Parungaw. Salengua looks inside. Nobody free. Decides to find an angle. Misses. Good blackout. Inside we go. Nowhere to go for Lagman. Ball is loose.
Tony Jose can't get to it. Paruma fires. No. And the rebound. Lakman. Five possessions. One sequence. And here in the quarter, meron silang first basket. As we have seen, 2 minutes and 15 gone here sa huling yugto. Diba? Si Lagman, ang ganda rin ang pangalan. Romanov Kunanan. Romanov? Romanov. V, with, V sir, Romanov or Romanov talaga? Romanov. With Romanov, with F ang last. Romanov. That will not work. It's not his day. At Saro, tinan mo yung mga taki-defe, nangangansaw na oh. Tinan mo, Saro. Kilala, magkakakilala yun. Ito. Here's Tejada. Nakita niyo yung kanina. Ito, isa pa. Ay, hindi lang pumasok. Big rebound by Comboy. Here comes the walk-up. Parungaw. Scoreless in the first two quarters. 8 points from the third quarter onwards for the switch shooting. Parungaw. Attorney Ronald Kaparungaw. To the side we go. Clock is down to 6:44. Open. No shot till now. Yes. Sir, hey, yes, sir. Tejada feeling good. 8 points for Tejada. Parungaw guilty of the offensive foul. 20-point game. Fourth and final quarter. Timeout has been requested by the DFA. Let's give it to them. Sir Manny. Hello, yung defense natin medyo lumuwag, okay? Tinataso mo na lang kamay. Harangan mo ng konti. Ha? Kasi dumadaan na sila eh. Oh, nakakuha na ako ng charge eh. Hindi. Luluwag. Ha? Ha? Okay lang natin. Ano pa rin tayo? Tuloy tayo, ha? Demanding. More on body tayo, ha? Katamarin pa natin, okay? Last game. Tapos pasa pa rin. Ha? Shoot pa rin tayo ng shoot. Okay? Kayaan. Okay, let's go. EFO action continues here from the Amoranto Arena in Quezon City. If I am not mistaken, we are in the Rojas District because to the left of us is the Manuel Rojas High School. Huh? Yeah, to the left dito. Looks like a big high school. Huh? Maingay na. May klase na yata. Meron na po, sir. Sa atin na yun, sir. Meron na. Meron na. Starting today. Bukas, magpapakit na yung mga estudyante ko bukas. May pasok ka na, sir? Bukas, so. Thursday? Thursday. Anong schedule mo, sir? Thursday, buong araw. Para libre, para sa iba. Hindi pa. Sarantay mo na yung susunod kong tanong. Why? Why? As if you don't know. In the meantime, ang ganda naman ang atira nitong si... That is not my question, sir. Nah, don't worry. Ferreira is trying very hard, but just hasn't gotten a break here. Score, 59-37. Well, it looks like the SSS is well on its way to a win here. Hindi maka-string together ng DFA. They have to start stronger, actually. But at least they're playing much better. Yeah. Here's Quintin. It's outside to Guzman. Quintin aims. Falls a bit short. Chases his own miss, but Parunga doing too many good things with his SSS. That's a foul. It'll be a basket. May kasama foul. I'll say this again as a matter of fact. This is one of the top players para dito sa team ng SSS. This is Segutier, but Trinidad is the heart and soul of the Pension Protectors.
In the meantime, this free throw completes the three-point play. We have entering for the DFA. We have Benigno. Mark back on the floor. At least everybody got to play here today. Am I in, sir? Which is the spirit of these games. Here's Guzman. Downstairs to Quintin. Thought of a hook shot. Decided to scoop it up. He had no angle at all. 5 minutes to play. Trinidad, Binigay sa side. That will be a miss that time for Comboy. Here's Guzman, dazzle dribble. Nice pass inside. Ah! Tinira. Ayaw talaga. Good line. May araw na ganun eh, kahit anong pukul mo eh. Maski kami, sir. Lalo na kayo! Kaya ginagawa namin, sir, lumalapit kami. Yeah. Or nagpapapaul. Para maka-free throw. Free throw. Style yan. Alam ko na yan. Alam ko na yan. Trinidad with 20 and 15. This rebounding machine continues to be at that pace of 20 and 15 rebounds at the very least. Here's Guzman, does not use the screen for shooting. Ends up in the pass to the side. They love going to the corners, but they have not really produced that much. Benigno with a attempt. Trinidad. Nice pass. And the shot falling short that time for Tagutier. Here's the pass. 3 seconds. Foul. Foul. That's what I always keep saying, sir. What? Foul. Yeah. May sub tayo si Parungaw ay at bumalik sa ating laro si number 16, first time ni Lucinario. 3:38 remaining before this is officially a win by the SSS. We will check when we start the second game. We'll check the team standings. But you will see that 2-1 ng SSS up this, 0-4 on BFA. Here's the pass to the side. Benigno open. No, sir. One shot and we're off. Here's Trinidad slowly into his front court. Zips it to the side. Here's an open attempt. No. And Comboy unable to snap the ball free. We're still in the backcourt. We get to cross. Pereira. Pereira has been pining for a basket. That will work. I like the way they have played today. Coming up with more fire. Definitely tripling their effort. But more than that, playing together. And they've been very productive as a team. And as individuals as well. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 players scoring for them. Quintin leading the way with 11. Trinidad missing at very close range. We're coming down to the last 2 minutes and 40. Here's Guzman. Didn't know that somebody was lurking behind him. The pass to the corner to Hussein. Can't elevate. Here's an open attempt. Yes, it's a 3. 14 for Quintin. Has knocked in all of their three-point conversions. And here in the quarter, ay meron silang kabuang 9 points laban sa 11 ng mga taga-SSS. Kailangan ng pensya nila pumalo ng mga debente. Hindi laging ganun eh. 12, 14, siyam, open shot, mintis, rebound. Guzman with less than 2 minutes ago. Guzman one-on-one. Pirouette. That'll be a foul. Nung una na loser ng DFA, 36 points sila. Secretier guilty of the foul, sending Guzman to the stripe. Unang free throw. Second, pasok din.
Most productive outing so far para dito sa DFA. 36 points, did not get to play. 24 points last time that they played. Now with 44. Although they're still behind, definitely much better outing. Meanwhile, Trinidad, a double-double with 18 points and 15 rebounds. That's 18 of the 64. Exactly, or over 25%. Nice pass! Pag nice pass, nauurot, huwag mo sabihing nice pass. Subukan natin, ha? Next play, huwag mo sasabihin nice pass. Tingnan na lang natin, eksperimento lang. Nice pass! Tingnan mo to. Nabi na sa'yo, eh. Bad pass? Istorpo kay. Sabi sa'yo, huwag muna eh. Eh, sir, I'm sorry. Sabi mo, tatlo yun, no? Nice pass, sinabi mo. O, sige, sir. Lagyan mo nga sa stats mo, tatlong misses from the nice pass. Iibahin ko, sir. Tapos, hindi ba? Bad pass. Tapos na-shoot. De, pero sayang, no? Gaganda ng pass sa ay, napinay na, si sir. Nako, si Guzman, iika eh. Hindi makuha sa pagpag. Alam mo, sa government service din kasi, lalo na yung mga abogado. Makakaikot din sila eh, di ba? Unlike sa military, may specialization kung minsan. Ayaw pumasok yung tira. Oh, may laro na naman sila sa Wednesday, sir. Sino ito? Ang DFA? Opo. Yung kalaban lang. Double check. Ah, wala. Sa 14, wala. Wala. Sa Phil Sports yun, ah. Sa Phil Oil, sir. Phil Oil, brother. Phil Oil, Echo Oil. Puro oil. Sige, para malapit sa grocery. Hoy, nako. Ito si Mr. Attorney Jose. Yung subukan na bulin. Ah, pipray throw si sir. Sabi nga ni Rina sa ulat niya last time, hindi talaga basketball ang laro niya, tennis. Pero, it's pretty core eh. Participate. Short lang. 46 seconds. There you go. Ganda. Hindi mo kasi ginulo. Nice pass. By Trinidad in that inbound play. 3 points for Jose. 9 of 12 from the line, sir. 75%. That's not bad. They, at least last time, talagang walang tamaan. Yun. Sa game nila nung DOJ. Ala, walang pinasahan. Recycled offense eh. Ah, hindi. Hindi. Last touch yung kakampi niya. 26 seconds. Ay, ito si Attorney. Kanino pinasa? Not a nice pass. Ganda ng venue natin. We're at the Amoranto Arena. I like this for volleyball. I'm not kidding. This noted, sir. This is not nice for volleyball. Ito yung ceiling, ang taas eh. Nag-toss ka ng pre-ball, ang layo. Tapos po ang ating laro. Clean, dominating win by the SSS against the DFA. Still looking for their form and their rhythm as a team. Final count, 64-45. When we talk about quarter scoring, it was close in the first 10 minutes. But eventually, SSS began to play better, defended much harder, and even if DFA tried to keep in step, eventually they will come up short once again as they will surrender their fourth straight loss. Pero alam mo, sir, nakuha nila itong quarter na to, ha? I think so. Nakuha nila to. May tres kasi yung gintin, eh. 12 points para sa kanila, 11 para sa kalaban, and they will celebrate those little victories. But for now, SSS will be rewarded with their second win in 3 matches. DFA slice to 0-4. Introduce our best player, please. Walang iba, kundi ang double-double machine na si Socrates Trinidad.